Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Kuya Don. Sa hapong ito ay andito tayo ngayon sa aming maliit na mini garden sa rooftop. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gulay na meron ako ngayon at yung mga halamang kinakain. Kasi siyempre, importante sa panahon ngayon, lalo na nakakaranas tayo ng pandemic, na kahit papaano ay meron tayong sariling gulayan sa bahay para kahit na kung sakali kapusin tayo ng budget dahil nga sa pandemic, meron tayong mga mapagkukuhaan ng pagkain. At siyempre, kapag ka tayo ay nagtatanim, mas maganda kung naggagamit lamang tayo ng mga organiko o yung mga natural na pataba para magbibenepisyo yung ating kalusugan, para makaiwas na rin tayo doon sa mga gulay na kontaminado ng kung ano-anong chemical. Tara, pasyalan natin o ipapasyal ko kayo sa aking mini garden at alamin natin ano-ano ba yung mga gulay na pwede nating itanim kahit sa mga malilitang na space at siyempre gagamit tayo ng container. Okay, ito yung kabuuan ng aking garden. Meron ditong mga nakatanim sa bandang ibaba at meron din naman sa bandang itaas. Ha? Ito yung madalas nyo makita sa aking mga video. So, pakita natin dito sa banda dito, sa bandang kanan. Meron akong nabiling crate dito sa Facebook at ang ginawa ko, apat na piraso siya. Pinagtaniman ko siya ng pakita natin dito. Ito yung tinatawag na arrowroot o sa amin, sa probinsya, ang tawag namin dito ay uraro. Pero hindi ko alam sa probinsya nyo kung anong tawag. So actually ito ay naglalaman sa ilalim, kaya lang ito ay kakatanim ko pa lang. So siguro mayroong mga isang buwan at kalahati pa lang siya. So kapag ka ang mga dahon niya ay nag-umpisa ng matuyo, ibig sabihin, yan yung time na pwede mo na siyang i-harvest. Ito ay aabot na mga 6 hanggang 7 buwan bago natin siya ma-harvest. So kapag ka na-harvest natin siya, kukunin lang natin itong mga laman niya sa ilalim. Kulay puti po ito na parang labanos. At ang ginagawa namin dyan ay nilalaga lang namin. Okay, sa tabi niya, ito naman yung, hindi po ito yung tanglad, ito yung citronella. Kasi ang citronella, ginagamit din namin na pantaboy ng lamok. Pero hindi siya nakakapagtaboy kung ganito lang siya. So ang kailangan, may extract, kailangan lumabas yung oil na nasa mga dahon niya para makapag-repel ng mosquito. So ang ginagawa ko, hinaharvest ko yung mga dahon nito, dinidikdik ko o kaya naman ay ginugupit-gupit at nilalagay sa kwarto o kaya naman ay sa sala. Okay, sa bandang ibaba niya, ito po yung alugbati. Nakita nyo naman, nabili ko lang yung tangkay sa palengke. Tapos ngayon, pwede na tayo makapag-harvest nito. At sa tabi niya, ito naman yung insulin. Ang insulin ay alam naman natin na sa pangalan pa lang, ito ay nakakatulong na makapagpababa ng blood sugar. At dahil nga sa ako ay diabetic, so hindi mawawala ang insulin sa aking garden. So paano ba ito kinukonsume? Kapag halimbawa mga ganitong dahon, mga 5 piraso lang nito sa isang araw, ang gagawin lang natin ay kakainin ng hilaw. At nakakatulong ito kung regular kang nagkukonsume nito, nakakatulong na mabawasan o pababain yung ating blood sugar. Pero syempre, wag lang tayong dedepende dito. Kailangan pa rin natin yung kung ano yung medication ng doktor na ipinayo sa atin ay kailangan sundin pa rin natin. Ito naman ay parang mga karagdagang tulong lang. Yung aking mga tanim na kailaan o Chinese kale, ito ay mga 10 days na. So meron pa tayo mga 20 days bago natin ito maani. Ang kailaan o Chinese kale ay isa sa mga gulay na maraming nutrisyon. So ang ginagawa namin dito, yung mga murang dahon o yung mga bubot pa ay mas maganda kung ito ay gagawing salad para makuha natin yung mga nutrient. Pero yung mga malalaking dahon naman ay pwede nating igisa o kaya naman ay isama sa laga. So ito ay inaabot lamang ng mga 25 to 30 days, pwede na natin ito mapakinabangan. Okay, dito sa bandang kaliwa, ito po yung lemongrass o yung tanglad. So kapag ginagamit natin ito sa gata, kasi ako ay Bicolano, so mahilig kami sa gata. So madalas ay gumagamit kami ng tanglad. Pero ang pinaka the best dito ay pwede natin itong gawing tanglad juice. So ang gagawin lang natin, yung kukunin lang natin yung tangkay na mayroong kasamang ugat.
At pagkatapos ay ilalaga lang natin. Then pwede na natin gawing tsaa o kaya naman ay juice. Sa kanyang tabi, ito yung pinakita ko nitong mga nakaraang araw, yung Peter Pepper, yung sili na parang alam nyo na. So na-harvest ko na yung mga dating mga bunga. So yung ibang buto ay pinatuyo ko para ma-share natin sa ating mga subscribers sa YouTube na gustong magtanim ng Peter Pepper. Okay, sa kanyang tapat, sa kanyang bandang ibaba ay ito po yung bell pepper. Nakuha ko na rin yung mga bunga niya, pero meron pa ditong natitirang isa. So at na nagkakaroon pa siya ng mga bagong bulaklak. Sa mga susunod na araw ay itong yung mga bulaklak ay magkakaroon na ng mga bagong bunga at tuloy-tuloy po ito sa pagbibigay ng bunga hanggang isang taon. So kapag ka meron kayong tanim na bell pepper ay talagang hindi na kayo bibili sa palengke. Okay, sa kanyang kahilera, ito po yung aking mga Taiwan pepper. Masyado na siya marami. So ang iba hindi na namin na-harvest kasi natutuyo na dito kasi sa dami po ng tanim kong sili eh may mga bunga na nakakaligtaan ko ng anihin. Sa kanyang tabi naman, ito yung siring pangsigang. So maliit lang siya, kita nyo naman, nasa container na siya maliit, pero meron na siyang mga bunga na sa mga susunod na araw ay pwede na natin itong ma-harvest. Okay, dito naman, ito pa rin yung mga siling na labuyo. At ito po yung aking tanim na sili na yellow habanero. So siguro sa mga susunod na araw, i-harvest ko na itong mga bunga. Pero hindi ko lahat kinukonsume kasi yung ibang seeds ay ibinabahagi ko rin sa mga subscribers para hindi na sila bibili sa online, para masubukan din nila makapagtanim ng mga ganitong uri ng sili. Okay, ito yung katabi niya. So marami po yan. Ito po ay mga nakatanim lang sa Wilkins na 6 liters. So walang dahilan para hindi tayo makapagtanim ng mga ganito sa ating bahay kasi kahit mga container lang pwede. At saka wala rin dahilan kahit naka-container lang yan. Talagang kung gusto natin pabungahin, mapapabunga po natin. Pinakita na natin sa mga nakaraang video kung paano makapagpabunga ng maraming sili. Kanyang bandang ibaba, ito naman yung aking tanim na zucchini. Ito ay mga 3 linggo na. So ito ay pwede nating maani pagkalipas ng 3 hanggang 4 na buwan. So kung pamilya kayo doon sa tanim na zucchini, ito yung kapamilya din ng kalabasa. Pero mahahaba yung kanyang bunga. Okay? So dito pa din. Ito po yung aking tanim na dollar weed, pero mas kilala ito sa tawag na gotokola. Ito ay isang herbal plant na yung kanyang mga maliliit na dahon ay ginagawa po nating salad. Nakakatulong po ito para matanggal yung mga barabara sa ating ugat at syempre nakakapagpatalas din ito ng ating memoria. Sa kanyang tabi, ito po yung aking tanim na tarragon. Ang tarragon ay isa din sa mga herbal plants na nakakatulong na ma-regulate yung ating blood sugar. So ang ginagawa ko lang dito, yung mga dahon ay ginagawa kong tea. At sa kanyang tabi, ito po yung rosemary. Ayan, meron akong 3 paso na rosemary. Ang rosemary ay magandang gawing pang-marinate sa isda o kaya naman ay sa manok o sa karne. Pero ideal pa din dito yung paggawa natin ng rosemary tree para makuha natin yung mga nutrient ng halaman. Okay, sa kanyang tabi pa rin, ito po yung cat's whisker o tinatawag nating tahibo. So ito ay nakakatulong din para sa gustong linisin yung kidney o kaya naman marami pa siyang mga health benefits na pwede nating magamit. At ito po yung aking leeks na nakatanim pa rin sa container. So ang dami na namin pinagtanggalan, pero ito yung mga bagong suwi niya na ideal ito sa mga arroz caldo, sa lomi o kaya naman kung paano natin gamitin yung bunching onion, ganun din po ang paggamit ito. Pero yun nga lang, mas matapang yung lasa niya, mas matapang yung amoy. Okay, dito sa bandang itaas, ito po yung aking mga tanim na aloe vera. At sa bandang dulo doon, tingnan natin, ito po yung sinta.
Pero siyempre, kilala ito sa tawag na serpentina. Pero ang serpentina ay, ito po ay maling tawag dito. Ang tawag po dito, yung proper name niya ay Sinta. So mapait po ito at isa rin ito sa mga nakakatulong na ma-regulate o magpababa ng ating blood sugar. Sa kanyang tabi, ito yung mga old school na mga herbal plants. Ito yung Damong Maria o Artemisia sa English. Okay? Sa bandang itaas, ito po yung aking mga basil. Ang katabi niya ay yung Java mint at yung peppermint at yung pa din, yung gotocola pa din siya. Okay, dito sa bandang ibaba, ito naman po yung aking tanim na ayun. Ito yung kamyas na mga nakatanim sa balde. Ang katabi niya ay yung ipinakita ko nitong mga nakaraang video. Ito yung limeberry. Pero hanggang ngayon, meron pa rin siyang. Yung iba, hindi ko pa na-harvest. Ito yung mga bunga niya. So, ang lasa nito ay magkahalong asim at tamis. Ang tawag dito sa amin sa Bicol ay limonsitong Kastila. Ewan ko lang sa probinsya nyo kung may iba pang tawag. Nung bata ako, ginagawa ito ng, kumbaga, hinahalo ito na sa kundol na ginagawang amin na tamis. Okay, sa kanyang tabi, ito po yung aking tanim na kalamansi at yung dalanghita. Okay, dito po tayo banda. Okay, ito yung aking tanim na curry plant. Yung mga ibang hinog na bunga ay tinanggal ko na para maipadala sa mga iba nating subscribers na gusto magtanim ng curry plant. At sa kanyang tabi, ito yung aking mga mulberry. Okay, dito po, yung mulberry ay ang dami niyang bunga. So, papakita ko lang sa inyo. Ayan, yung pong mga maliliit na mulberry na nag-uumpisa na siyang dumami. At siguro sa mga after 2 or 3 weeks, ito ay magiging kulay black na. Lumalaki pa ho ito. Ito ay mga mulberry Illinois. Okay? Okay, ito naman yung aking tanim na pandan. Ayun yung pandan. Ang pandan ay ginagamit natin para maging mabango yung ating sinaing o yung ating kanin. Pero mas maganda rin po ito kung gagawin nating pandan tea o kaya naman ay pandan juice. Ang gagawin lang natin, ilalaga lang natin yung mga dahon niya at pagkatapos sa palamigin, lagyan ng kaunting lemon at meron ka ng pandan juice. Mas healthy po ito kumpara sa mga soft drinks o kung anumang mga nabibili nating nakapak na mga juices. Okay, syempre yung mga madalas kong ipakita sa inyo, ito yung aking mga nakahang na self-watering pet bottle. Hindi pa nga ako nagdidilig kasi alam ko mukhang uulan kaya hindi mo na ako nagdilig. So ang mga nakatanim dito ay yung pinakadulo, yung ganun pa din, yung Chinese kale, tapos merong pechay, merong mustasa, at dito merong mga sili na kakatanim ko pa lang. At ito naman po yung kakatransplant ko pa lang kagabi, ito yung mga lettuce na Olga. Okay, so ito po yung mga kabuuan ng aking mga tanim dito sa garden. So kahit na wala akong masyadong space kasi ito pong rooftop namin ay hindi kumbaga hindi naman lahat ng bahagi ng rooftop ay nagamit ko na pwedeng pagtaniman. Kasi ang kalahati po nito ay ito po ginawa naming maliit na kwarto. Dito ako gumagawa ng video, dito ako gumagawa ng vlog. So ito lang po, ganito lang po siya kaliit pero namamaximize ko yung area. Kaya ako ito ipinakita sa inyo kasi sa mga susunod na buwan, sabihin na natin na after 2 or 3 months, iba na naman yung mga nakatinim dito. Kasi halimbawa, sa mga susunod naman, ibang gulay naman yung itatanim ko para hindi ako nagsasawa sa gulay na meron dito sa garden. Saka para matikman ko rin lahat ng klase ng gulay, gusto ko siyang itry. At syempre, para may mga gulay kasi na hindi basta-basta nabibili sa palengke. So, sa pamamagitan ng pagtatanim, yung mga bibihirang gulay ay natitikman ko at nasusubukan kong kainin. Kung ikaw ay hindi pa nagtatanim, subukan mo na magtanim. Kung sakaling mayroon ka lang maliit na space sa bahay nyo, kahit sa mga container lang, ipunin mo na yung mga bote ng soft drinks o kung ano pa mang bagay na pwede mong gamitin pagtaniman. At pagkatapos ay umpisahan mo na ang paggugulayan sa bahay. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa iyong panonood.